Mic test. Hello, mic test. Hello, hello. Gini aku bang. Hello guys, I'm back for another hashtag rain tips. So, andito na naman po ako. Nagbabalik po ako sa panibagong hashtag rain tips. Based nga po dun sa huli kong video, shinare ko sa inyo yung naging experience namin sa COVID. So, nagpromise ako sa inyo na yung mga susunod kong videos is mag-iisip ako ng mga tips na pwede kong ma-share sa inyo na alam kong makakatulong din naman sa inyo. So for our first video is, ang ibibigay kong tips sa inyo ay ano ba ang mga gamit na meron kami nagka-COVID dito sa bahay and hanggang ngayon meron pa rin kami, ginagamit pa rin namin. These things are very important guys, sana makinig kayo ng mabuti and I'll assure you na kailangan talaga na meron tayo nito sa bahay sa panahon ngayon dahil pandemic nga. So I'll be sharing with you the things we have in our home when we had COVID. So, tara! First tip guys, ano ba yung mga binabantayan namin or minomonitor namin sa bawat isa nung meron kaming sakit? Ang pinaka-important guys ay of course your vital signs and yung blood oxygen ng isang tao. So ano ba yung mga vital signs na kailangan nating chine-check? Number one is yung your blood pressure and then your body temperature, your pulse rate, and then your respiratory rate. So, i-explain natin yan bawat isa. By the way guys, lahat ng mga sasabihin ko sa inyo ngayon ay these are all based on our experience and ito rin yung in-advise sa amin ng doctor namin. And then, pina-check ko rin to sa kapatid ko na nurse. So, lahat ng sasabihin ko ay hindi lang basta sinabi ko lang. Isa-isahin natin yung mga vital signs na kailangan chine-check ninyo. Number one is your body temperature. So, meron kami neto guys dito sa bahay. Lahat kami ay tigi-tigisa kami neto. Talagang nag-invest kami sa mga ganito, sa mga gamit na to since important talaga to. The reason na nagkanya-kanya kami ng mga gamit na to guys, kasi dahil nga since may nag-positive sa amin dito sa bahay, so since nagsa-social distancing nga tayo, and iniiwasan natin yung contact sa isa't isa kahit nandito kayo sa bahay, mas mainam na meron kayo neto ng kanya-kanya. Kung kaya guys, i-push nyo. Okay, so ito, yung body temperature, i-check natin. Ano ba yung normal na body temperature at ano ba yung may lagnat na? So ako noon, yung body temperature ko noon, since nilagnat ako, is naglalaro siya sa 37.6 and 37.7. So yun, I think yun yung pinakamataas kong nakuhang grade. I mean, nag-37.8 ba ako noon? Pero ganun siya naglalaro yung body temperature ko noon, 37.6 to 37.8. So kapag ganun yung body temperature nyo guys, meaning may lagnat na kayo, may fever na kayo, so mararamdaman nyo naman din yan. So yun yung number one na chine-check natin, yung body temperature. So yun din pala guys, based sa experience namin guys, mas madali gamitin yung gun na body temperature, hindi yung dati na nilalagay natin sa kilikili natin. So kung meron kayong mabibilan nun guys, so itapat nyo lang sa noon nyo, okay na nakuha na yung body temperature nyo, mas okay yun. Okay? So second na kailangan may na-monitor natin or kasama sa vital sign is your blood pressure. Ito siya. So yung meron kami dito sa guys is meron kaming manual and then meron din kaming yung digital or yung automatic. Since wala dito sa amin na marunong na gumamit ng manual, dati tinuruan ako ng kapatid kong nurse na kung paano, kaso nakalimutan ko na since hindi namin siya laging ginagawa. So bumali yung kapatid ko ng yung automatic or yung digital. So ilalagay mo lang sa dito sa braso mo, tapos may pipindutin ka lang. Yun, kukunin na yung blood pressure mo. Either of the two, kung marunong kayo nung sa manual or yun yung meron kayo sa bahay, better. Or kung hindi naman, pwede kayong bumili nung automatic. So, yung important din na meron kayo guys, para nalalaman nyo yung blood pressure ninyo. Alam nyo kung high blood ba kayo o hindi. Ang pangatlo na chine-check natin na kasama din sa vital signs is yung pulse rate.
So, yung pulse rate, guys, yung ito, yung pulso. Yung pulso sa kamay natin. So, chine-check natin yan, yung count niyan. Ang next is yung respiratory rate. Paano ba yung ginagawa? So, ito, ginagawa namin to palagi nung mga panahon na nagmo-monitor pa kami ng lahat ng vital signs namin. Ang turo sa akin ng kapatid ko is, for 1 minute, bibilangin mo yung hinga. Yung normal, guys, ha, hindi nyo gagawin yung hinga nyo or yung pipilitin yung huminga. Yung normal nyo talagang paghinga. So, halimbawa, ayan, nakaganyan lang kayo. Ayan, diba? So, bibilangin nyo siya. So, for 1 minute, mag-timer kayo sa cellphone ninyo. Dapat yung count niya is hindi siya lalagpas ng 30 counts. 30 counts. Yun yung turo niya sa akin. Kasi meaning nun, kapag umabot na ng 30 pataas, is yung tao is naghahabol na siya nung hinga niya. So, meaning, kapag naghahabol ng hinga is nag-struggle na siyang huminga. Kasi nag-gasp na siya ng air eh. Diba? So yun, important take note din yun, guys. Okay guys, last 2 tips. Itong mga next na babanggitin ko, eh, sana makinig kayo ng mabuti. Dahil important na malaman natin yung blood oxygen natin. So paano ba natin yun mamay-measure? So meron din kami neto, guys, yung pulse oximeter. So ang gagawin niyan is, ito, try natin. Meron ako dito. Lagi ko tong daladala. Ay, hindi ko pala daladala. Palagi itong nasa area, nasa site ko lang. Para, pag nakita ko siya, lagi ako mag-check. So, ito. Pipindutin nyo lang. Tapos, i-rest nyo lang yung kamay nyo. I-rest ko lang saglit yung kamay ko. Tignan natin yung makukuha. Ayun. So, 99 siya. Ayan, mapansin nyo. 99 yung nakuha kong SpO2 or yung blood oxygen. So, important guys na meron kayo neto. Ulitin ko guys, very important na meron kayo neto. Kasi kapag ang tao may COVID, ito yung isa sa pinaka-important na chine-check natin. Important na nalalaman natin yung level ng blood oxygen sa katawan natin. As per our doctor advice, kailangan guys yung nakukuha natin dito sa pulse oximeter na numbers are 95 to 100. Yun yung normal. So, kapag ang nakukuha nyong results sa pulse oximeter is below 95, kailangan nyo siyang i-monitor ng maigi. So, kami noon, yung father ko is nag-ano siya, 91, 92, 90. So, below na siya sa normal. Diba? So, dahil guys, sa pulse oximeter na nalalaman namin kung ano yung blood oxygen ng katawan namin. So, ito guys, important. Kapag ang pulse oximeter na nakuha mong result is below 90, so kapag bumaba na sa 90, ang advice is dali na sa ospital. Kasi kailangan na ng talagang maiging monitoring and oxygen support. Okay? So, guys, please take note of all of this. So, lahat to based sa experience namin. Gusto kong i-share sa inyo kasi gusto ko kahit papano may idea kayo kung sakaling may experience niyo, pero syempre sana wag naman, pero 'di ba? Mas okay na yung prepared tayo sa mga bagay-bagay. Okay, I'm back. Nalobat yung cellphone ko. Wait, ayusin natin. Okay, so nasaan na tayo? Okay, yung sa pulse oximeter. So, please guys, bumili kayo noon. Available yan sa, I think, meron yan sa Shopee. Doon kami nakabili. And then, sa mga pharmacies, meron yan. And meron din yan sa Mercury Drug. So, for our last tip, ito guys, very important din na meron kayo neto sa bahay. Sa panahon ngayon, kasi since meron ngang pandemic, kailangan natin ng oxygen tank. So, itong oxygen tank na to, guys, meron kami nakita dito sa area namin na nagde-deliver. And nakakatuwa lang, guys, na yung nakita namin store is very accommodating. Ano ba yung tamang term? Very mabait yung may-ari. Kasi meron kaming scenario noon na madaling araw na. So, hindi namin anticipate na yung oxygen... Ingay ng aso. Yung oxygen tank ng father ko is maglalast na lang siya for ilang hours.
eh, gabi na nun. So, iniisip namin, paano yung buong magdamag, yung buong madaling araw. Kailangan na naka-oxygen siya eh. Kasi kapag wala, bumababa yung oxygen level niya. So, nakakatuwa na itong store na pinagbilan namin is, tinulungan pa din niya kami na makakuha kami ng oxygen tank and makadeliver dito sa amin. So, ilalagay ko sa description, guys, yung store na pinagbilan namin. Pati yung contact. Kapag kailangan nyo, please contact them. Mabait sila kausap, okay? So, ayun nga. So, bakit namin kinailangan ng oxygen tank? So, nabanggit ko nga sa inyo na since yung blood oxygen ng tatay ko is bumababa siya to 91, to 92. So, thank God dahil hindi naman siya nag-80 level. So, di yun na talaga yung delikado eh. Kasi nga, below 90 na. So, nung nakikita namin na yung results lagi dun sa pulse oximeter is 92, 91, dun na kami medyo nag-isip-isip na hindi siya okay. Since hindi nga yun normal. So, hindi kami pwedeng mag-settle lang sa ganun lagi yung nakukuha naming results ng pulse oximeter niya. So, dun na kami nagtanong sa mga doctor namin na ano yung kailangan namin gawin or i-prepare. So, gusto ko lang din mag-thank you dun sa mga doctors na nakakausap namin kahit sobrang busy. Alam namin sobrang busy and pagod na pagod po kayo. Thank you po dahil sumasagot pa rin kayo sa mga questions namin. Kila Doc Don De Vera and then kay Doc Junlin Lopez. Thank you so much. Alam namin na pagod kayo and super busy. Thank you po. So, ayun nga. Back tayo dun sa topic. Since mababa na nga yung blood oxygen level niya, nag-isip kami na nakumuha na kami ng oxygen tank. Kahit sinasabi ng father ko na hindi naman siya nag-struggle na huminga. Pero since yun nga yung nakukuha nating results doon sa pulse oximeter, yun yung doon kami nag-base. Kasi yun nga yung purpose niya, di ba? Ganon ka-important, guys, yung pulse oximeter and then yung oxygen tank. So ayun, kumuha kami noon since gusto namin prepared kami and ayaw namin intayin na kung kailan hindi na or hirap na makahinga yung isa sa amin or yung father namin is saka pa lang kami kukuha ng oxygen, which is hindi dapat kasi medyo emergency na yon. So kailangan may support kami agad dito pa lang sa bahay. So very important nun, guys, yung oxygen tank kasi simula nung naka-oxygen na yung father ko, gumaganda na yung auto-saturation niya or yung blood oxygen level niya. So umaakyat na siya sa 94, 95, 96, which is good, very good. So, ayun, hinayaan namin siya na palaging naka-oxygen lang kasi napansin namin na kapag hindi siya naggagano, hindi siya nag-oxygen, bumababa ulit yung nakukuha niyang result dun sa pulse oximeter. So, hinayaan namin siya na naka-oxygen siya kahit natutulog siya. So, hindi niya tinatanggal yon. So, yun pala, guys. Meron yung lakas ng buga ng hangin. So, yung sa father ko, level 4 to 5. 4 to 5 yung lakas ng buga ng hangin na inaano sa kanya. Yun ay depende, guys. Depende yon sa pangangailangan ng tao. So, pinaka-important na tanungin niyo lang yung doctor nyo na halimbawa ganito yung nakukuhang results sa pulse oximeter, ano yung level ng hangin na kailangan ng katawan ng tao. So hindi ko pwedeng masabi sa inyo, guys, na dapat ganito yung level and then dapat ganyan kasi hindi naman ako doctor. So yung sinabi ko sa inyo is based dun sa experience namin and yung level na yun is based din sa sinabi ng doctor namin. So, important na tanungin niyo yun sa mga doctors ninyo. Okay, guys. So, mabilis tayong recap. Gusto ko sana matandaan nyo to. So, yun nga. Vital signs, blood pressure, body temperature, your pulse rate, and then your respiratory rate. Yung 1 minute, bibilang kayo. And then, so, important things na dapat meron tayo dito sa bahay is yung, yung pangkuha nga ng body temperature ninyo, and then, pang blood pressure, pinaka-important, pulse oximeter, and then yung oxygen tank. Please, mag-invest kayo sa mga yon. Kasi, ayaw natin magsisi sa huli.
na hindi natin ginawa yung best natin or hindi tayo nag-prepare ng maayos. So, ayun, that's it, guys. Thank you for listening and thank you for visiting my channel. Thank you for subscribing to my channel. Sa mga bago po dito sa channel ko, hello po sa inyong lahat. And to all my subscribers, thank you for trusting me. And sana po meron ako na-share sa inyo na something na valuable na ma-apply nyo sa buhay ninyo. So, yun lang guys. Thank you again. And don't forget to share this with your family, with your friends. Baka meron silang mapulot dito na sa tingin nyo important naman na i-share sa kanila. So, please share. So, yun. Thank you. Please take care. Ingat po tayo. And then, don't forget to pray. Don't forget that life is still beautiful kahit maraming problema. And marami tayong challenges sa buhay. Be grateful, guys. Though mahirap siyang gawin, kahit ako struggle ako gawin yan or piliin yan everyday na maging grateful. So, ayun. Pilitin natin. Be happy. Smile pa rin tayo. Ayun. Ayun lang, guys. Thank you. Thank you for watching. Please take care.